Sindok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yoy at kahit malayo po ito sa tunay kong pangalan, yun po ang aking nakagisnang palayaw. Dala po ng kaba at hilakbot ay may parte sa akin na ayaw nang balikan pamuli ng aking pagkabata. Lalong-lalo na noong ako ay mag-12 anyos hanggang sa mag-18 ako. Magmula noong bata, may nakikita na po akong nakakapangilabot na mga elemento. Karaniwan nga sa mga ito ay kulay itim. Ayaw ko pong palaging mabanggit yung mga ganito dahil simula po noon at nang maikwento ko ito, wala pong naniniwala sa akin. Kaya minabuti ko na lamang po na isulat ang kwentong ito ng aking karanasan sapagkat alam kong may makaka-relate sa akin. Nangyari sa akin yung mga bagay na hindi ko talaga inaasahan at palaging kinukulit ang konsensya ko. Bukod pa ang mga nakikita kong hindi naman dapat makita ng mga tulad nating nabubuhay. Isa sa mga karanasang ito ay noong 18 years old ako habang pumapasok pa sa kolehiyo. Halos wala nga po akong tulog palagi at inuukupahan ko po ang sarili ko sa kung ano-ano mga nakapupuyat na gawaing pang-eskwela tulad ng assignments, thesis, projects, self-tutorials o kaya naman bilang paglilimang ang COC. Sa katunayan, ginagawa ko po ang lahat ng ito tuwing gabi dahil ayaw ko pong matulog talaga. Dahil sa tuwing natutulog ako, doon ko po nararanasan ang sleep paralysis o ang bangungot kahit wala pa nga pong isang oras ang itinutulog ko. Nakakapagtaka nga din po dahil kahit nga po isang oras na biyahe pa school na makakatulog ko sana ako, ay bigla na lamang pong may sasagap sa isipan o paningin ko na kung anumang elemento. Ito yung dahilan kung bakit bigla na lamang po napapatadyak ako ng malakas sa sahig ng kahit na anong pampasaherong sasakyan na sinasakyan ko. Dahilan upang magulat din ang mga kasabayan ko na pagkakamalan tuloy nila akong weirdo o merong sayad. Sa mga nakakasabay ko nga po noon, kung sakaling isa ka sa mga nakakapakinig nito, pasensya na talaga. Papasok na nga ako noon at gumagayak na ng bandang alas 9 ng umaga dahil patanghali naman ng klase ko. Naliligo na ako noon at pinipilit sana na i-relax ang puyat at pagod kong isipan dahil masarap din talagang maligo noong mga oras na iyon dahil sa mainit at malamig naman ang tubig. Sa may padalwa o patatlo kong pagbuhos sa mukha ko, eto't nagsimula na naman ang mga hindi ka nais-nais na tila pangitain lalo sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata. Bigla kasing meron akong nakikitang batang babae. Kadikit siya ng mukha ko. Sobrang takot ko nung time na iyon ngunit para bang hindi ako makakilos para lamang makalayo sa isang masamang panaginip. Nakangisi po siya sa akin ng ubod laki at kitang-kita ang nangingitim pa nitong mga ngipin maging ang mga labi niya na medyo may kaitiman sa ilalim at may kakapalan. May pagkakulay ube nga din yung gilid ng kanyang mga mata na parang katulad sa akin na hindi natutulog. Minsan nga po ay nakikita ko na may biyak din ang kanyang ulo ngunit wala namang pong pulang likidong lumalabas doon. Nakaputi siyang belo at madumi ito. Para nga pong nanggaling sa ibang panahon. Bigla siyang lumayo sa isang kurap at doon ko napansin na nasa ibang lugar na ako at maging siya. Maliwanag na maliwanag pa. Sa saglit na iyon, napansin ko na nasa gitna kami ng walang lamang kalsada. Marami siyang puno sa baba at napagtanto ko na nasa mataas na bahagi kami. Pagbalik agad ng atensyon ko sa kanya, may itinuturo na siya sa gawing kanan. Nakangisi pa din siya ng ubod laki na animoy ng aasar. Bigla din naman nakita ko na nag-flash o sunod-sunod yung mga parang larawang nakita ko. May pantalon, may kamay, sing-sing at parang magkasintahan yata. Basta ang maliwanag lamang na rumihistro sa mga imaheng iyon, may isang lalaki at babae. Siguro nga sa sobrang hilakpot ko dahil medyo hindi ko pa nauunawaan ang mga ganito at saka gustuhan kong makatakas sa kung nasa ang dimension man ako
o kaya ng bangungot na ito. Animoy nagising ako sa tubig sa aking muka na para ba akong nalulunod dahil parang habol na habol ko ang aking paghinga at nanggaling ako sa kailaliman ng tubig. Uubo-ubo akong halos ibinato ang tabo at agad na kumuha ng tuwalya. Pero hinding-hindi ako kumukurap dahil takot na takot ako. Baka mamaya sa isang iglap ay andyan na naman yung babaeng iyon sa aking harapan. Binilisan ko na lang na gumayak dahil ang medyo pagdilim ng bumbilya sa CR ay mas nakapagtataas din ang aking balahibo sa gawing likuran at lalo akong nakakaramdam ng malamig na hangin. Gusto ko nga sanang kalimutan ang pangyayari na ito, Sir Red, habang nagbubuhos ako ng tubig sa mukha ko. Sa isang banda na isip ko, maaaring tama ang aking guardian noon na masyado ko ngang ine-entertain sa isipan ko ang ganitong klaseng mga negatibong elemento. Naniniwala din naman sila sa ibang mga kwento ko. Lalong-lalo na sa puntong may mga ibang nilalang nga talaga tayong kasama dito sa mundo ng mga tao. Pero paulit-ulit nilang ipinapayo sa akin na wag ko na lang silang papansinin. Dahil doon ay naisip ko, maaaring bukas ang third eye ko. Sa una na-excite talaga ako, pero kalauna na-realize ko na nakakatakot pala ang magkaroon ng ganitong kakayahan at taimtim na dasal o pananalig na lamang ang kailangan. Siguro iniisip din ng ilang mga tigapakinig na baliwala ang kagaya ng sa nakikita kong pangitain kung saan may batang nakakatakot ang tumuturo sa bandang kanan ng kalsada tulad ng aking unang nakita na animoy nasa loob ng isang bangungot. Ang kinatatakutan ko na lamang ay kung ano ang ibig ipahiwatig nito at noong mga puntong iyon ay talagang confused ako. Hanggang sa 2 araw simula na magpakita sa akin ang babaeng iyon, may kumalat pong balita. Sa katunayan pati nga sa National TV po ay naibalita ito. Sa gawing kalamba, may kalsada, sa gawing tulay, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki at babae at wala silang ulo. Balitadong balitado na bukod nga sa nawawalang parte ng kanilang katawan, yung lalaki ay putol din daw ang palasingsingan. Gayon na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang marinig ko ang balita. Halos ayaw ko ang marinig noon yung mga sinasabi ng ibang tao dahil alam ko na maaaring ito yung itinuturo ng batang babae. Kung ikukumpara ko sa pangitaing nakita ko, matalahib yung lugar. May kakahuyan at kagimbal-gimbal para sa sino mang nakakita sa bangkay nila. Ang balitang ito po'y nangyari noong November 2015 sa gawing Sipit Bridge. Pakiramdam ko nga noon mag-isa palagi ako dahil wala akong mapagsabihan na mga karanasan ko. Iniisip ko pa din yung ganito kung meron pa ba akong magagawa, kung papaano makatakas sa ganitong klaseng kakayahan. Kung halimbawa man talagang wala na akong takas dito, sana naman ay maliwanagan ako sa kung ano yung ibig sabihin ng lahat ng mga pangitaing iyon. Palagi akong guilty at malungkot pero ipinagpapasadyos ko na lang ang mga ito at inaalayan ko na lang ng dasal ang mga nakikita ko na hindi kanais-nais. Alam ko, kahit hindi maniwala sa akin ng iba, at kahit sa isang panaginip, maaaring ipinarinig ng amang Diyos ang kanyang tinig at saloobin na hindi ako mag-isa at sabay noon ang pagyakap niya sa akin ng liwanag sa madilim kong karanasan. Ibinabahagi ko po ito para ipaalala sa ating lahat na kahit sa gitna ng lungkot, kadiliman at magulong kakatuwang mundong ito, hindi niya tayo pababayaan. Sumayin niyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili.
palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.